Hi guys! For today's video, magluluto nga pala tayo ng easy and very healthy na pet chai omelette. Make sure na panoodin niyo to hanggang dulo para malaman niyo kung paano lutuin ang napaka-healthy na recipe na ito. At kung bago ka lang pala dito sa aking channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe at on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Sa una nga dyan, pumunta tayo dito sa farm para mag-harvest ng fresh pet chai. Kasama ko nga pala ang aking hipag. Ayan. Bago ba itong tanim ate o ito pa'y dati? So after natin ma-harvest, tara di prepare na natin ang ating pet chai omelette. So syempre, hinugasan ko muna yan ng mabuti para make sure na malinis ito bago iluto. So hiwain ko nga lang pala siya ng ganyang kaliliit. Ayan. Ayan, hiniwa ko nga rin pala yung dahon ng ating pet chai para hindi siya ganun kahaba kapag ating lulutuin. Then hiwa-hiwain nga lang din natin siya. After nga natin siya mahiwa-hiwa, ilagay natin to sa isang lalagyan at hiwain na rin natin to. Maglalagay nga pala tayo dito ng kamatis. Fresh kamatis nga din pala yan guys na na-harvest din natin doon sa farm. So everything is fresh. Kaya talaga namang sigurado kong masarap at healthy ang recipe na to. Pero syempre, pwede rin naman kayong bumili sa palengke, no? Need nang pumunta sa farm para mag-harvest. Kung wala naman tayong farm, edi bilibili na lang tayo sa market. Hindi nga lang siya ganun ka-healthy. Kasi syempre, doon sa palengke, medyo lanta na ang mga gulay doon. Kaya mas maganda, kung masipag-sipag tayo, magtanim tayo ng ating own vegetables. And ayan, magbabati nga pala ako dyan ng 3 pirasong itlog. Pwede kayong mag-add, depende sa inyo. So after nga natin bati-batihin yan dyan, mag-init tayo ng mantika and then gigisahan natin to ng bawang. At kung meron nga pala kayong sibuyas, pwede rin kayong maglagay ng sibuyas dyan para sure na malasa. Nagkataon lang na wala akong sibuyas sa ref kaya hindi na ako naglagay. And then gisa na rin natin kasama ang kamatis at ilagay na natin ang ating pet chai. Ayan, so pagkatapos nga natin ilagay lahat ng ating pet chai, halu-haluin lang natin ito. Saglit na lang pala natin itong lulutuin kasi ma-fresh itong ating pet chai para naman hindi siya ma-overcook. Ayan, for the halo-halo nga tayo dyan guys. Ayan, para naman maluto lahat ng ating pet chai kasi baka yung ilalim lang ang maluto dyan at yung ibabaw ay crispy pa, fresh pa ba, ganun. Ayan, tiplan lang natin ito ng asin. Ayan. Yan lang pampalasa nilagay ko. Pwede naman kayo mag-add dyan ng paminta, asin, konting asukal. Magic sarap, pampasarap. Pero dahil fresh ang aking mga gulay, ay hindi na ako naglagay. Asin lang ay sapat na. Ayan, so nung nakita nyo medyo naglantalantahan ng ating mga petche dyan, ready na yan, nalagay na natin yung itlog. Ayan. So after nga natin malagay yung itlog, tatakpan natin yan para nang mabuo siya. At make sure na maluto ang ating egg. Luto na nga ang ating pet chai omelette. Napakadali lang at napaka basic lutuin ng ating pet chai omelette guys. So ano pang hinahantay nyo, magluto na rin kayo para naman maging healthy ang inyong breakfast. So yun lamang, maraming salamat sa panunood. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalilimutang mag like, comment, share and subscribe. And syempre on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Thank you so much and see you guys next time.